number one. Energy. Ito ang number one. 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, bus, tama, sigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Number one. Energy. Pangga, energy, kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad, umano na, at isigaw mo. Same, same, pero iba. Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Para po sa privacy ko at ng pamilya ko, hindi na po ako magpapakilala. Itago niyo na lamang po ako sa initial na M. DJ Lindsay, meron po akong nabuntis na babae. Pero hindi ko po siya girlfriend. Wala po kaming relasyon. Pero ang alam ko po, wala din po siyang kasintahan. Madalas kaming lumabas, madalas po kaming magkasama, kaya alam ko na wala siyang ibang nakakasama. Kaya lang, nung nalaman po namin na buntis siya, ang sabi ko po sa kanya, magsama na kami. Aalagaan namin yung bata at papalakihin namin ng disente, marangal at may takot sa Diyos. Pero DJ Lindsay, hindi tulad ng ibang babae. Kahit na pananagutan ko naman yung bata at siya mismo, ayaw niya. Ayaw niya na ako ang umako sa responsibilidad. Sabi niya, hindi naman daw kasi kami mag-boyfriend, kaya ayaw niya na magsama kaming dalawa. Magkalaro lamang daw kami. Wala kaming commitment, wala kaming relasyon. Meron daw siyang malayo na kamag-anak na tita niya na gustong alagaan yung bata pagkalabas nito. Sabi niya sa akin, matagal na raw gusto magkaroon ng anak ng tita niya. Payag naman siya kasi alam niya na mapapabuti doon ang lagay ng bata. Hindi na namin kailangan pang magpakahirap dito at hindi namin kailangan maging magulang para doon sa bata. In short, ayaw niya ng responsibilidad. DJ Lindsay, gusto ko na pong magkaroon ng anak. Dahil kahit papaano, hindi naman po ako bumabata na. Kahit papaano, maayos naman ang trabaho ko. Lagpas 40 na po ako. At handa na po akong mag-settle down. Kaya lang, sa sitwasyon kasi namin,
Hindi naman kami magkarelasyon. Hindi ko siya girlfriend. At never niya akong naipakilala kahit kanino sa pamilya niya. Kaya naman hindi niya iniisip na ako ang dapat na mag-alaga doon sa bata. DJ Lindsay, paano ko po kaya ipapaintindi sa kanya na kahit wala naman kaming relasyon, ay dapat ako pa rin ang kilalanin na ama at magtaguyod doon sa bata? Paano ko po ipapaintindi sa kanya na ako ang ama ng bata at dapat kasama ako sa mga desisyon na ginagawa niya? DJ Lindsay, bilang isang babae, gusto ko pong marinig ang advice ninyo. Muli, maraming salamat po kung sakaling mapipili nyo po ang aking sulat. Ako si M. At ito ang lihim ng aking liham. Energy FM. Yeah! Bangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Isa magandang morning, Metro and Vega Manila. Wow! Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Oras muna natin sa Bangga Palungan. Check your time. 18:08 Kim, but makalipas po ang alas 9 ng umaga. 9:18 on the clock. Wow! Si M na gusto kong magkaroon ng anak at gusto pong panindigan yung anak o yung pinagdadalang tao nung babae na hindi niya naman girlfriend. Aww. Pero nakakalaro niya. Nakaka-valorant niya. Nakakaloka, nakakalato-lato niya sa dilim. Alam nung babae sa puso niya na hindi naman talaga ikaw yung ama. Bakit ba pinipilit mo? Tsaka alam mo, hindi mo naman siya kasama 24/7 para masabi na ikaw talaga yung ama niyan. Diba? Tsaka hindi ka sure dun sa part na yun, be. Wow. Baka alam niya talaga na hindi ikaw yung ama. Diba? Malay mo, may iba pa siyang nakakasama. Hindi naman kayo magkadikit, diba? Ng 24/7. So you wouldn't know talaga kung anong nangyayari dun sa babae kapag hindi kayo magkasama. Yahoo! Diba? At saka, ano magagawa natin? Although, kung ikaw nga talaga yung tatay nun, syempre, meron ka talagang right, diba? Na, alam mo yon, magkaroon ng paninindigan at responsibilidad doon sa bata, magkaroon ng obligasyon doon sa bata, magkaroon ng right, diba? Yun nga lang, kung ayaw nung nanay, at saka kapag sinabi niya na hindi naman ikaw yung ama, diba? Aww. Magagawa mo doon? Diba? Although wala namang sinabi yung babae na hindi ikaw yung ama. Ikaw lang alam mo sa sarili mo na ikaw yung ama. Ang daling sabihin na ako ama niyan. Eh pero ang katotohanan, ikaw nga ba talaga? Diba? Ang hirap niyan eh. Hindi natin alam talaga kung ikaw o baka meron pa siyang ibang nakakasama kapag hindi kayo together, diba? Or kapag hindi kayo magkasama. So, ano nga ba ang dapat mong gawin? Teka lang, magtanong muna tayo sa mga pangga natin na nandyan sa Facebook. Facebook.com/energyfm1067. Wow! I-comment nyo na po ang mga pinaniniwalaan ninyo at basahin natin yan on the air. By the way, good morning po kay Romulo Raymundo. Good morning po, DJ. Good morning po. Ganun din kay Kathleen Tombit. Good morning sa best DJ. Hooy! Maraming salamat. May hangover pa ako ng ano, ng award natin. Award po nating lahat yan. Si Ina Pardilia, hello po. Ano nga bang masasabi mo kung alam mo na ikaw yung ama, ikaw yung lalaki, di ba? Tapos ikaw yung nakabuntis. Alam mo sa sarili mo. Pero yung nabuntis mong babae, ayaw ibigay sa'yo yung responsibilidad, yung obligasyon
na panindigan at alam mo yon, alagaan yung anak mo. Diba? Kasi ang sabi niya, meron siyang tiyahin na gusto mag-alaga ng anak o sa kanya na lang. Wow! Oo. Pala desisyon. Sa bagay, siya naman yung nanay. Sabi ni Je sa Limbagat, siguro yung may yung babae may pamilya or iba ang ama. Di lang ikaw yung nag-jerger sa kanya. Tsaka mas maswerte na nga yung babae kahit hindi kayo paninindigan mo. Hindi kaya po ng ibang lalaki na kapag may nabuntis po o may nabuntis na ibang babae, ayaw akuin at iniiwan na lang basta-basta. Bakit pa kasi nag-ano-ano kayo nang wala naman kayo? Buti pumayag yung babae. Uy, may mga ganyan naman. Oo, just for the sake of doing it. For the experience ba? For the experience! Hello naman kay Lara. Ang hirap magpayo sa sitwasyon ni Kuya. Ni Kuya M. Kung ayaw, wag mong pilitin. Hanap ka na lang ng iba at bumuntis ulit. Charot! Hoy! Hoy, hindi ka bubuntis ng kung sino-sino. Nakakaloka ka. Mahirap talaga kasi ayaw nga ipaako sa kanya. Di ba? Parang gusto mo nang maging tatay. Yung ano, gusto mo nang maging father. Fathering. Pero ayaw ipaako sa'yo yung bata. Diba, ang dali kasing magsabi na hindi naman ikaw yung tatay nito, ba't mo aakuin? Ayoko, ako yung nanay, diba? Ang daling magsabi ng ganun. So kapag sinabi yun, diba, at in your face, pag sinabi ng babae in your face na hindi ikaw yung tatay nito, wala ka nang magagawa eh. Wow! Kahit pa ipagpilitan mo yung sarili mo, diba? Real talk lang sa mga lalaki po na nakikinig ngayon. Diba? Wala kayong magagawa kapag nilayo sa inyo yung bata or kapag hindi kayo binigyan ng pagkakataon na maging tatay doon sa anak ninyo. Diba? Kahit pasabihin mong gusto kong magpakatatay, gusto kong ipalasap sa kanya yung tamis na meron tatay sa paglaki o pagtanda. Kaso kapag pinagkait sa'yo yun, wala kang magagawa eh. Lalo na kasi wala naman kayong relasyon. Yan talaga yung mahirap, hindi lang sa part ng babae. Now we understand and now na-enlighten tayo na may mga lalaki din talaga na for them important talaga yung may label. Because, o sa mga guys na nakikinig ngayon, because kung mangyari man ito sa inyo, yung tulad ng sitwasyon ni M na nag-jerger sila, di ba? Pero wala naman silang label, ni hindi na ipakilala sa mga kaibigan o sa pamilya. Pag nagkaroon kayo ng anak, diba, maaaring hindi sa inyo ipaako, hindi ibigay sa inyo yung responsibilidad. Why? Because wala naman kayo. Diba? Pwedeng ipagdamot sa inyo kasi wala naman kayo. Nag-jerger, naglaro lang talaga kayo sa apoy. Ang mahirap pa nga dyan, hindi mo alam kung ikaw lang yung kalaro niya. Baka naman mamaya, group project ito. Group activity pala. Diba? Mahirap talaga. Sabi naman ni Marquis Baldo, punta ka kay Tulpo Kuya. Para mapa-DNA po natin. Baka nga may iba pa siyang nakakalato-lato. Ludi, good morning. DJ Lindsay, good morning po sa inyo. Mahirap talaga. Ako ang maipapayo ko dyan, kung talagang gusto mong maging tatay doon sa dinadala nung, ano ba, paano ba, nung kalaro mo, nung friend mo. Friends with benefits kasi ang tawag doon eh. Diba? Friends with benefits. Mahirap talaga yun. Ano, talagang suyuin mo siya. Diba? Sa lahat ng pwede mong gawin para suyuin siya at para mapatunayan sa kanya na deserve ko maging tatay, na kaya kong buhayin niya, na dapat buhayin natin siya together, iparamdam mo sa kanya. Diba? Lahat ng kaya mong gawin, diba? Ipatunayan mo sa kanya na kaya niyong panindigan yung bata. Na more than the tita ng babae, mas ano kayo, 'di ba? Mas ang tawag dito, mas worthy kayo na mag-alaga doon sa bata at bumuhay doon sa bata. Oh. Kung ayaw mo ng responsibilidad bilang nanay, ako gusto kong maging tatay. Wow. 'Di ba? Kung ako man ang tatay niyan, may right ako, 'di ba, na mag-alaga at maging tatay sa bata na 'yan. Huwag mong ipagkait sa akin. Karapatan ko bilang isang tao, bilang isang lalaki na maging tatay kung sakali man na anak ko yan. Pero the fastest and the easiest way is to get the DNA test. Diba? To get tested. Kapag sakaling lumabas na yung bata. I don't know how everything works out with DNA, but
Hindi ko alam kung kapag babuntis, dinadala pa lang, pwede nang ipa-DNA sa sinapupunan kapag malapit na yung due date. Ano ba? Or kapag labas nung bata, sakalang pwede ipa-DNA. Yung mga expert po dyan, magsilabas nga po kayo. Sabi ni Darwin, dapat DNA talaga ang sagot dyan para malaman ng totoo kung ikaw ang ama o hindi sa baby ng babaeng ka-valorant mo. Mahirap mag-speculate kung ikaw ba talaga o hindi ang ama. Di ba? Mahirap talaga. Ay, pag gustong-gusto mo, di ba? Kahit naman sa babae, di ba? Ang hirap din yan. Baka nga kasi madami nga siyang kalaro. Tapos di niya na alam kung sino ba sa inyo. Kaya ayaw niyang ipaako sa'yo. May mga ganyang babae, di ba? Yung akala mo napaka-tahimik, napaka-hindi makabasag pinggan. Pero deep inside, ang daming ka-jerger. Hindi natatakot na baka mamaya makakatch siya ng flu at ng virus. Ayaw natin ang ganyan. Pag naging senior na yung baby, pwede na yon ipa-DNA. Ahaha, Charis. Senior pa, be. Ang tagal naman. Grabe, sino yun? Si Edriel Doloroso. Uy, senior ka dyan. I don't know how that works kasi yung mga pa-DNA. But one thing's for sure, kailangan mong matest. Diba? O di kaya naman kung ayaw mo magpa-test, tingnan mo na lang kung sino kamukha paglabas, diba, nung bata. Pag medyo nakuha yung mata mo at saka yung kawangis ng mukha mo, eh malamang sa alamang ikaw yung tatay. Medyo mahal din kasi magpa-DNA test, diba? Mahal magpa-DNA test kaya, diba, sa mga telenovela. Yung mga mayayaman lang yung nakaka-afford ng ano, ng mga DNA test, diba? Diba, Miss Ladine? Hello, good morning. Kaloka. So ano ba ang gagawin natin kung ayaw kang bigyan ng right noong babae na maging tatay doon sa bata na hindi ka rin naman sure kung ikaw ang ama? Huwag mo na ipilit, baka pumayag pa. Nakakatakot kasi. Siguro in the right time, it will come naman. Sa tamang panahon, no? Huwag mong pilitin sa ngayon kasi alam mo, ang babae, kapag the more na pinipilit mo sa moment, eh mas more na, alam mo yon, mas pumipiglas ang babae. Hayaan mo lang. Ganyan kami mga babae eh. The more na pinipilit kami, the more na nagpupumiglas kami. Pero pag pinabayaan mo kami, oh, kami naman ang susunod sa inyo. Diba? So chill lang. Kapag gusto niyan magparamdam, magpaparamdam yan. Huwag mo masyadong kinukulit para hindi siya mayamot sa'yo. Okay. 9:27 on the clock. Make that 9:28 on the clock. Mahal ko, Pangga ko, baby ko, sa lahat po ng mga pangga natin na gustong magpakatatay sa mga anak nila. Pero hindi nabibigyan ng pagkakataon o ng tamang right para gawin yon. Deserve nyo maging tatay. At kukunti na lang yung mga ganyang lalaki, ha. Yung mga lalaki kasi, di ba, may iba na imbes na magpakatatay o gampanan yung kanilang obligasyon, eh talagang umi-escape po na lang. Di ba? Ayaw tanggapin yung obligasyon o yung responsibilidad. Pero there are men talaga who will go the distance para lamang makapiling at maalagaan ang kanilang anak. And with that, saludo kami sa inyo. This is a song for you and Michael Bolton's song. This one is called